isang malakas na tapik ang iginawad ni Harold sa kapwa pulis na si Jashen. Mga bagong graduate pa lamang sila at ngayon ay nagte-training na upang sumabak sa tunay na trabaho. Bakit? Malumanay na tanong naman ni Jashen na sinapua ang kanyang nasaktang braso. Bakit ka nagpulis? Natatawang tanong ni Harold sa kanya, siguro pinilit ka lang ng airpads mo, no? Humalakhak din ang mga kaibigan ni Harold. Hindi ah, gusto ko talagang maging pulis. Agad namang sagot ni Jashen. Bata pa lang ako ay ito na ang pangarap kong maging, may paninindigang dagdag pa niya. Hindi ako naniniwalang ang isang lalambot-lambot at lalamya-lamyang Becky na katulad mo ay gugustuhing maging pulis kung hindi lang siya pinilit ng airpads niya. Aminin mo na, patuloy pang pambubuska ni Harold sa kanya. O baka naman kaya ka nagpo-pulis ay dahil marami kang mati-chancing ang favorito. Singit ng isa sa mga kabarkada ni Harold na naging dahilang muli ng kanilang hagalpakan. Kung ako sa'yo, sumali ka na lang sa mga beauty pageant. Hindi pang shakla itong pinapasok mong propesyon. Pahabol pa ni Harold, hindi na lamang pinansin ni Jashen ang kanilang mga sinasabi. Minabuti niyang lumayo na lamang sa mga ito upang maiwasan niyang makarinig ng mga ganoong salita mula sa kanila. Simula pa lamang nang magpasya siyang tuparin ang pangarap niyang pagpupulis ay isang katutak na pangungutya na mula sa kanyang mga kapwa nagpupulis ang kanyang dinanas. Malamya, malambot, Becky, binabae. Lahat na lang ng salitang pwedeng itawag sa kanya ay narinig na niya, ngunit wala siyang pakialam. Sa paglipas ng panahon, nagsawa na rin siyang patulan ang lahat ng mga walang kwentang pambubuska nila sa kanya. Natuto na siyang maging bato sa bawat masasakit na salita. Natuto na siyang maging bingi at hindi pa apekto, nagpatuloy ang ganoong gawain ni na Harold at ng kanyang mga kaibigan kay Jashen. Natutuwa silang maliitin ito, dahil lamang sa kanyang kasarian, hanggang sa isang araw. Unang sabak ng batch nila sa isang operasyon tungkol sa ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon kasi ng bigla ang engkwentro sa isinasagawa nilang raid ng mga sandaling iyon sa isang kainan. Mabilis at pawang mga profesional na ang kanilang mga kalaban kaya naman marami sa kanila ang nasugatan. Ayos ka lang ba pare? Pahiyaw na tanong ng kaibigan ni Harold sa kanya nang bigla na lamang siyang bumulagta sa sahig pagkatapos tamaan ng bala. Sa balikat ito tinamaan at marami ng dugo ang nabawas sa kanya. Hindi makasagot si Harold dahil kumikirot ang kanyang sugat. Nasa ganoon pa nga silang posisyon nang tutukan sila ng baril ng isa sa kanilang mga nakaengkwentro. Mabilis ang mga pangyayari. Ang buong akala nila ay yun na ang kanilang katapusan ngunit nabigla sila nang humandusay sa harap nila ang kalaban. Dumating pala si Jashen upang sila ay iligtas. Naging successful ang kanilang operasyon sa kabila ng abery ang nangyari dahil sa pagiging maagap at matalino ng kasamahan nilang noon ay palagi nilang minamaliit, binubuska at pinagkakaisahan dahil sa kasarian niya. Nagkamali pala sila ng tingin kay Jashen. Maraming salamat sa iyo, Jashen. Maraming salamat sa ginawa mong pagliligtas ng buhay namin. Kung hindi dahil sa iyo, malamang wala na kami. Halos umiyak si Harold sa pagpapasalamat kay Jashen, pati na rin ang mga kaibigan nito na ngayon ay yukong-yuko sa harapan niya. Hindi nila akalain na ang taong pinahihirapan nila ang siya papalang magliligtas sa kanila. Ayos na yun, tipid na sagot ni Jashen sa kanila. Itatanong ko lang sana, Jashen. Bakit mo kami tinulungan? Chance mo na sanang gumanti noon sa amin. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Harold ay agad na iyong pinutol ni Jashen. Sa totoo lang, hindi na ako magpapaka-plastic sa inyo. Gusto ko kayong gantihan, pero tawag iyon ng tungkulin. Hindi ba, sabi ko naman sa inyo, pangarap kong maging pulis noon paman. Iyon ang dahilan kung bakit iniligtas ko kayo.
Simula ng araw na yun ay lalong tumaas ang respeto ng kanyang mga kasamahan kay Jashen. Napatunayan nilang hindi sa kasarian nakikita ang tatag, tapang at pagiging tapat sa serbisyo ng isang tao. Bukod pa sa pagiging magaling na pulis ni Jashen ay may mabuti rin itong kalooban. Hinangaan si Jashen habang sina Harold naman ay natuto mula sa kanya. Kayo mga coops, ano sa tingin nyo ang natutunan nyo sa paksa natin ngayong araw? Comment nyo naman sa ibaba at pindutin nyo na din ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga video natin. Thank you and good vibes mga coops!